Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Hi. So, okay na ang lahat? Sana okay na siya. Grabe naman, hirap naman ng magano. Okay na ang lahat. Okay na. Okay na, no? Okay. Okay, let's record muna. Record lang natin na. Try ko lang. Record muna natin. Okay. So wait lang, mag-ano ko lang mag using ko lang. Medyo nahirapan ako dun sa audio. Paki-thumbs up na lang kung okay na yung audio. Paki-comment na lang na paki-comment na ano o kung okay na. Kung okay ba lahat. Okay. So wait lang, mag-ano ko lang. Paki-thumbs up na lang. Lahat ng mga gusto makinig. So mag-standby. Wait lang, mag-ano ko lang. Okay, paki-thumbs up na lang. Lahat ng mga gusto makinig. So mag-standby. Pag wala kayo ginagawa at punta lang kayo rito, makinig okay lang kayo. Paki-thumbs up na lang. Lahat ng mga gusto makinig. So mag-standby. Pag wala kayo ginagawa at punta lang kayo rito, makinig okay lang kayo. Okay. Here we go. First off, ako nga pala si Nelson. Gusto ko lang sana magturo ng konting tips lang pagdating sa may 3DS Max. Paki, ano nga rin pala, paki sure lang naman kung okay na yung audio, kung sino man yung nakikinig. Sabihin nyo lang kung okay. Okay ba ang audio? Walang audio. First off, okay na ba yung audio? Sino ba ito? Ay, Joel, okay na ba yung audio? Yun. Ayos. So, start lang tayo. Balik tayo. Kung ano yung chair 3D. So, hanap lang tayo ng isang Coco Pay natin na 3D. Sorry. Yung medyo simple lang. Punta na tayo sa P. Yung simple lang naman na gagawin. Para hindi naman masyadong ano, para doon sa mga basic lang. Teka. Medyo simple, simple, simple.
Simple, simple, simple. Kanina nga, nakita ko eh, kaya lang nawala na eh. Ito na lang, siguro pwede na to. Pero hindi na natin ilalagay yung cushion na to. Okay na siguro to. So, nakikita nyo, ito yung chair na to, yung wooden chair. Yon. Salamat. Salamat, Joel. Okay, clear. So, ito, nakikita yung chair na to. Ayan yung gagawin natin. Pero bago natin gawin yan, syempre, unahin muna natin ang fundamentals ng isang 3D. So, ano ba yung 3D? 3D, composition siya ng, ito yung muna, ito yung pinaka makikita ninyo sa interface or sa unang pagbukas mo pala ng 3D Max, ito pa agad ang lalabas. Meron siyang 4 windows, isang perspective, left, front, and top view. Usually, gumagawa ako sa perspective. Para ma-view natin ang ma-zoom in natin ng perspective, yung perspective pa lalabas, yung perspective window lang makikita natin is Alt W. Hi guys, Alt W. And then para magalaw ito, nakikita niyo gumagalaw, nagagalaw ko yung grid, di ba? Hawak ko ngayon is yung sa gitna ng nakikita niyo ba to? Sa gitna ng mouse. Sa gitna ng mouse, makikita niyo yung sa gitna ng mouse and then hold mo yung Alt. Magagalaw niyan. Para lang magalaw niyo siya, tanggalin niyo yung Alt. Sa gitna ng mouse, yung pinaka rollover button, yan, magagalaw niyo siya. So, yun yung movement. Rotation is hold mo yung Alt. Para movement, hold mo lang yung rollover button sa gitna ng mouse. So, yan lang yung movement niya, ganun lang. Tapos yung pinaka zoom in, zoom out niya, iikot nyo lang yung sa may mouse nyo. And zoom in, zoom out. Ayun yung mauna. So, dito tayo, usually, pinakaano ko lang sa inyo, pinaka-basic kaagad ah. Pinaka-basic kaagad para wala na kasi masyadong paligoy-ligoy pa. Iyan na agad natin dun sa kung paano natin ginagawa yung isang simpleng upuan na tulad nito. Ito yung unang gagawin natin. Hindi ko na gagawin yung guys, para hindi ka na, siguro pwede ko lang siya gawin. Sige, gawin ko lang para makita niya. Yun yung itong chair na to. Bago natin gawin siya, syempre, alamin muna natin kung gaano ka yung floor area ng paggagawa natin ng upuan. Meaning, yung pinaka base ng upuan. So, anong sukat nito? Kasi pag gumagawa ka ng 3D, ito, ginagamit ko nga pala. Gumagamit ako ng metro. Lagi ako, pag ako gumagawa ng 3D, lagi may hawak akong metro. Kasi napakahalaga ng metro pag ikay gumagawa ng architectural design. Kasi syempre, para at least kahit papano, malalaman mo yung sukat. Tansya mo kung gaano ano. Hindi lang yung magbabase ka sa utak. Baga sa actual, makikita mo na kagad kung gaano kakapal ang sukat nito. So, may hawak akong metro ngayon, guys. Ito yung metro. Sa upuan, usually, siguro mga 60 cm. 60 cm by 60 cm. Balik muna tayo dito sa 3D Max. So, ito yung sa 3DS Max. Ang default na yung, ang usually, ang default ng, units ng isang 3DS Max is decimal inches. Ay, hindi. Actually, ano siya eh. Alam ko, fractional inches siya pala. Yun yung pinaka niya, pinaka-basic, yung pinaka-default niya. Dito kasi nabago ko na eh. Pero sa architectural dito sa Pilipinas, sa US kasi ito eh,
Pero sa Pilipinas, usually yung ginagamit natin dito is centimeter, millimeter, or meters. Tulad ako, actually ako, madalas ako gumagamit is centimeter. Masanay ako sa centimeter. Pero pag ang architectural ng mga gumagawa talaga ng ano, pag mga sa paggawa ng bahay, kasi yung mga yun, nakakilala ko, millimeters ang ginagamit nila. So ito yung pag ano, para ito yung makikita nyo, symmetric, makikita yung millimeters, centimeters, meters, and kilometers. Usually, centimeters ako. Para makita nyo na agad. So ito, nandito naman sa may kabila, dito sa may kabilang tab, makikita nyo rito yung pag-create ng geometry, shapes, lights, camera, tsaka helpers. Helpers, ito yung mga ano, ito yung mga sukat-sukat na to. Tapos ito yung geometry, ito yung mga shapes. At dito makikita lahat ng shapes. Standard, dito sa standard, makikita mo yung box cone nito, may kung ano yung nakikita nyo rito. Nandito lahat. Dito sa may splines, dito yung paggamit nyo, kung paano, yung pag-handle nyo naman ng ano, pag-create nyo ng mga splines. Mamaya, tuturo ko na rin yan para kahit paano ano. Pero dito muna tayo sa geometry kung paano natin i-handle muna yung ano. Okay, first, buha muna tayo ng box. Ito, si ano, sa simple ano, kasi usually sa ibang tao, gumagawa sila ng, nakikreate sila agad ng plane. Plane ang tinatawag na nila doon sa may floor area. Katulad ng, sabihin natin na, ito yung ginagamit nila. Yan yung ginagamit nila usually. Pero ako kasi hindi ako ano sa plane. So, usually ginagamit ko is box para sa floor area. Bakit? Para pa nag-create ako ng isang, kasi usually pag nag-create ako ng isang kiosk, meron siyang naka-destined na floor area. So, may malalaman mo na kagad ko ano yung magiging kapal. Salamat, Jalan. Salamat, bro. Makikita mo na kagad, malalaman mo na kagad kung ano yung kapal ng flooring na gagamitin mo pagdating sa may, ano. Kaya usually, ginagamit ko box. Balik tayo dito. Pagdating dito, ito tayo sa modify. Diba, ito na, nag-create tayo ng isang box. Ito siya eh. So, ito yung natin. Ulitin ko ah. Click the box. Hold and drag. Tapos, release and kung saan mo siya ilalagay. Wala pa namang ano kung saan mo siya ilalagay. So, tanggalin ko lang yung medyo narita lang ako rito sa may guhit nyo, sa may white na lines na ito eh. J lang yan, para mawala. So, yung parang ano lang. Tapos, kiklik ko yung F3, para lumabas. Eh, click ko muna yung, tanggalin ko muna yung realistic, para yung medyo mas mabilis. Shaded lang tayo. Tapos, click yung F4. Para lumabas yung lines. Para makita nyo kung ano yung pinaka-lines talaga. And then, isa-center ko muna siya. Paano siya isa-center? Nakikita nyo dito sa baba. Meron ditong numbers dito eh. So, ito yung ano nila. Gawin lang natin 0 sa X. Tapos, yung Y, 0. And syempre, 0 yung X, yung Z. Ito yung axis niya. At ito rin yung axis niya. So, ito yung pinaka-base ng axis niya. Nakikita nyo? Ayun na, ito yan. Z, Y, and X. So, nasa center siya. Nasa center siya ng grid. So, ito yung kung saan yung position niya. So, okay. Balik na tayo doon sa i-modify natin yung sukat ng box. Ngayon, nasa 654. So, ang kailangan lang natin is 60 by 60. Tapos, yung depth, yung kapal niya, gawin na lang natin yung, sabihin na natin na 1 lang. Negative 1. Negative 1. Pagdating sa flooring kasi negative lagi ako. Para nasa baba. Alam bakit? Kasi para kahit papano, pag naglalagay ako ng object, automatic, nasa ibabaw ka agad siya. Kasi kapag nag-1 ako, nandito ako, naka-positive 1 ako, nasa nag-overlap siya dun sa object na nilalagay ko. So, kaya nagne-negative ako. Okay?
So ito yung nakikita natin ngayon, di ba? Ganito yung itsura niya. Ah, ito yung medyo pa-curve siya eh. So, sige. Gawin natin pa-curve. 60 by 60 centimeter ang ganoon natin. So, 60 by 60. 60 rito sa depth niya. 60 yung sa width niya. Yung height, hindi pa natin na-configure kung ano natin lalagay natin dito. Usually, sa height niyan, nasa... Sabihin na natin, nasa 110. Siguro 110, 1 meter. Tingnan natin. Ito nga pala. Para mag-duplicate ako, bibigyan ko yung ano, mag-duplicate ako ng object. Control-V, lalabas ang clone niya. So, meron akong copy, meron akong instance, and reference. Ang copy, ito yung kukopyahin mo lang siya. Pagkopya mo, pero kahit anong gawin mo rito, hindi siya, walang mangyari sa isa. Pero mas maganda unahin natin yung instance. Instance na yung instance. Tataas natin ha. Mapapansin nyo sa instance, kapag ginalaw ko siya, sumasabay yung pinagkopyahan ko. So, kung ano yung ginawa ko dun sa isang object, yun din ang mangyayari dun sa pinanggalingan na, yung clone niya. Kumbaga, kinopy niya talaga kung ano yung minomodify ko dun sa object. So, balik tayo sa 60. Ang clone, ang copy, kahit anong gawin kong modify, hindi siya magbabago yung pinagkopyahan. So, assist lang siya. Hindi siya, walang mangyayari anuman ng gawin ko. Yan, hindi siya magbabago. So, yun yung difference ang dalawang clone. Usually, yun lang naman ang ginagamit ko dito. Pero, hindi naman kailangan dito sa reference. Hindi ko naman masyado ginagamit yung reference eh. Kaya, hindi ko na papaliwanag yun. Papaliwanag ko lang sa iyo kung ano yung pinakamahalaga talaga ito sa lahat ng ginagawa ng mga tao rito. Pagdating sa 3DS Max. So, magko-clone ako and then copy and then igagawin ko siya. So, siguro mga kapal ng upuan. So, let's say is 5 cm. Tataas ko lang siya. 5 cm ang kapal. Tapos yung pinaka-height niya is nasa... Ito yung nakikita niya, di ba? Yung sa 32. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung sukat, yung taas niya. So, sabihin na natin nasa 50. Pwede na yan. Or no. Sige, okay na yan. Yun ang pinaka-taas. Create ulit tayo ng box. Sabi natin 2 inches ang bawat ano, bali 2x4 yung uri ng kahoy na gagamitin natin. So 5 by 5 tapos is 50. Pansin nyo, inilagay ko siya in sa 50. Punta tayo sa front ha. Letter F, click F para pumunta sa front view. Tapos click Z para zoom. Eh, nung wala dun sa SketchUp, yung mga ganyan. Kanyari, nakaganyan, naka-zoom in siya. Tapos, click mo lang yung letter Z, mag-zoom in yung agad siya. Yan. Mapapansin niyo, ito, ako nga pala, kinilig ko yung F3 para makita niyo yung scale, para naka-wireframe niya. Makikita niyo, lapat-lapat yung sukat niya, saktong-sakto. Wala siyang, walang sobra, walang kulang. Babalik ko lang doon. Pag-click mo lang doon yung F3 ulit para bumalik tayo sa wireframe at saka doon sa may shaded niya. Bali, ang tawag dyan is edges face at saka yung shaded niya. Shaded materials niya. Okay. Para naman pumunta siya doon sa pinaka-sulok, doon sa pinaka-kanto. Kasi, isipin mo lang ako igaganito mo siya. Hindi mo siya masasakto. Mahirap eh. Papahirapan mo pa sarili mo. So, Alt A. Nakita niyo yung nagbago yung sa may mouse.
may nakikita kayong parang ano, alignment. Baga sa Illustrator, makikita mo parang yun yung icon niya. Alignments, ano, icon niya. So, click mo siya. Ito yung default niya. X, Y, Z pa rin tayo. So, positioning tayo. So, ang ipoposition natin siya, dito sa X, siyempre sa dulo, minimum, tapos, X and Y. Tsaka minimum siya para pumunta siya sa dulo. Okay? And control V. Dahil gusto ko parang kung ano yung ginagawa kong modification dito sa isang paa, is same na mangyayari doon. Ang gusto kong mangyari is instant. Instance pala. Yeah, sorry. And then, nag-duplicate na siya. Kung mapapansin mo. Tapos, Alt A para sa alignment. Dito naman siya sa kabila. Maxim. Tingnan ko tanggalin yung tabel ko ito. Yan. Y lang siya. So, maximum. Dito naman siya sa kabila. Tingnan natin ulit. Kamihan natin yun. Mapapansin nyo, medyo pa-curve siya rito, di ba? Ito naman yung pinaka-ano. Pumunta tayo sa left view niya para makita natin kung ano yung... Teka, parang yan siya. So, front. Okay. Lalagay ko lang muna ito dito. Lipat ko lang muna ito. So, para sa ano. Tapos punta tayo sa front, sa left view niya. Ito, nung punta tayo sa shapes. Splines. And then, click nyo yung line. Siguro nasusubaybayan nyo ba? Kuya, gawa ka ng vlog. Sana, makagawa ako. Teka mo muna yun. Ano natin ito. Kaya, testing lang naman din ito. Ito, select natin yung dalawa. Click the Y axis. And then, hold yung shift para mag-duplicate sila. Tulad din ng Control V. Ang pagkakaiba na ng Control V, ang Control V is stay lang doon sila sa position. Ang pagkakaiba naman nito, hawakan ko yung ng mouse ko yung Y axis, hold shift. Makikita niyo nag-duplicate and then release. Release yun sa mouse. Makikita niyo same lang din siya ng Control V. Ang pagkakaiba, yung isa naka-move na siya, yung sa Control V naman stay lang siya doon sa position. Dito sa pag ginawa mo naman yung axis niya with using shift, another way of cloning the object. So, copy. And then, alignment. Alignment para sakto. Ito rin. Ngayon, itataas natin siya para mas mataas yung dito. Gawin natin 90. Wanted niya. Tama, wanted. Gawin natin ano? 130. So, 130. Tapos, para ma-bend siya, i-bend natin siya. Lalagyan natin ng
height segs, yung segments niya. Pansin nyo, nagkakaroon siya ng additional splines. Ito yung tawag ng splines. Yan. Papaliwanag, ito, paliwanag ko rin sa inyo. Ito yung box, ito yung geometry. Sabihin natin, ito yung geometry. Tapos, edit poly natin no, para makita nyo. Yung, ito yung sinasabi ko sa inyo na, ito yung part ng isang 3D. Isang polygon. Ay, isang polygon. Isang object, isang object, ng 3D object. Ang tawag dito is face. Ito yung face. Yan ang mga face niya. Yan yung mga faces niya. Para lang mas, ano, kapag nag-3D ka kasi dapat alam mo kung ano yung part ng isang object. Yung face, yung vertex, yung splines. Ito yung splines, kung makikita nyo. Meron dito naman lang. Ito yung border, ito yung edge. Ito yung edge. Actually, ito yung isa rin yung splines din yung tawag din yun. Itong edge na yan. Pero yan. Yan. Tapos, ito yung vertex. O, vertex yung parang nodes na kumbaga parang yung mga pagdating sa Illustrator, ito yung mga nodes. Okay, so let's go back to the chair. Okay tayo. Siguro lagyan natin siya ng dagdagan natin siya ng splines, ng head segments. Alam niyo bakit ko nilagyan ng head segments to? Para pag kino-curve ko siya, mas bended siya. Ano ba? Kasi tingin ko mapapansin niyo to. I-click ko ito, click yung bend. Kita nyo? Pansinin nyo kapag binawasan ko siya ng height segment. So, yun yung nangyayari. Kaya ako siya nilagyan ng ano, dinadidigan ko siya, mas maraming segments, mas curve siya. Pero ang problema sa maraming segments is tumataas, muy bigatin yung files mo. Mas mabigat ang files nun pagdating sa ganun. So, ito lang siya. So, kailangan mo siyang dagdagan. Tamang-tama lang. Pagka tayo sa front. Para makita natin. Tapos lagi F3. Makita natin na tamang-tama lang ang pagdagdag natin segments. Okay? Balik tayo sa click F3 para balik tayo sa normal view. And then, ito yung click E at makikita nyo meron siyang rotational axis. Same lang din siya yung movement axis. So, ito na yung makikita nyo yung XYZ. Ito yung XY, Y, yan yung Z. So, ito lang siya. Pumunta ako rito. Napapansin nyo, yung pinaka-number niya, may makikita kayong number dito na parang hindi siya sakto or hindi siya, tawag dito, hindi siya nakalock dun sa 5, 10, 15 or hindi siya tamang-tama yung sakto. So, mas maganda, actually sa ganito ginagawa ko, Control Z para back. Kiniklik itong ano ko, para bumalik siya, mag-magnet siya. Ito yung, ayun na. Mapapansin nyo rin. Tawag dito. Yan. Angle snap. Angle snap to go. So, mapapansin nyo. Yan. Naka-magnet siya dun sa 5/10. Then, movement. Yan. Then, ito rin. Click E, movement, and 90 degrees. Okay. Punta tayo sa bend. Angle.
natin ng tama. Okay? So, ayan. Mas maganda kung siguro kung i-move natin dito. I-move natin ng konti. Ito tayo sa left. Left view para makita natin. F3 para makita natin wireframe. So, click yung left view ulit. Tapos F3. Para makita natin yung sakto-sakto. Tama na yan. So, there is. Ayan na yung ano. So, ito. Ang iba na lang natin. Naiba na siya. Lalagyan na lang natin ng dito sandalan. Dito na lang tayo kumuha ng object. Hold shift axis clone. Tapos ang sandalan niya siguro mga nasa 2.5. Daw dito tayo. So, 0.5. Tapos, 5 by 5, 50. So, 50 yung sukat dito sa gitna. And then, 20. Oh, 15. 15 yung pinaka-height. Lagyan natin sa taas. F3. Gitna natin. At dahil na-curve siya, so kapag kinurve natin ng ganito to, hindi siya magiging tama. Lagyan natin siya na height sa segment. And then bend. Mapansin nyo, nag-bend ako, problema, hindi siya papunta rito. So, dapat natin i-iyan natin. Teka lang. Direction. So, 90 degrees, negative 90 para sa kabila. Balik ulit tayo sa left view. Kailangan lagi nasa tama yung bawat sukat na ginagawa nyo. Kasi kapag ginawa nyo mali yung sukat, mali yung ginagawa nyo. So yung bend, ayusin lang natin. Okay. F3. F4 para makita nyo. So, yun yan. Simple nga mga na yan. Lagyan natin ng dito sa gitna, no? Kukuha lang tayo para mas mabilis. Kuha tayo dito. Duplicate natin. Hold shift. Copy. Then, pag-ipisin natin. Try sa box. Gawin natin 2. So, makita nyo, nasa 2 siya. 2cm na siya. Move ko sa left. So, yun siya.
Actually, merong mga duplicate ko pa paano mas marami pa. Ito yung isa. Kaya yung katulad yung cloning. Dagdagan mo lang siya, instance. Tapos dagdagan mo lang siya. 6. So, yan. Sobra siya, diba? Tignan natin. Kung mapansin niyo, hindi siya even. Pero meron pa isang paraan dyan. Pero huwag ko na yung gawin yun. Ito na lang muna. Para mas mabilis tayo. I-ano na lang natin. Meron pa dyan paraan. Parang even ang bawat sukat niya. Pero ito na lang muna gawin natin. Yan, dahil may paa siya. Pero nakikita nyo, may sobra dito, di ba? Kasi kapag ito tinaas natin to, mag-iiba na naman yan. Iiba pa yung forma niya. Pwede natin siyang taas din. Pero, okay, taas natin. Ano natin? Ipatong. Ako nga pala. Click, ito yan. Control, hold control. Click mo to. Tapos hold control. Click mo yung isa. Click mo yung isa para selection. Hindi siya katulad sa photo o sa Illustrator na shift. Ito, control. Tapos, control A para sa alignment. Click mo yung, unselect mo yung Y, Z, maximum, and minimum. Para punta siya sa ibabaw. Tapos, left align. Lagay ko siya dito sa gitna. Dito sa gitna. Ayan. And then, pagbuwasan natin ng height, punta tayo sa box. Ayan. And bend. Pansin nyo, medyo hindi siya ganun-kano kapag binend natin. So, mayroon gagawin tayo dyan. Pinibend natin ng ganyan. Buwasan natin ang height. Buwasan natin ang bend. Wait lang ha. Okay, so tayo sa perspective. Nakikita nyo tong house na to. Click nyo to para bumatay sa perspective. Tapos Z para makita nyo. So, kung ano nakikita nyo yun. Ano siya? Ibaba na lang natin. Ito tayo sa left para makita natin ito. C. Medyo ano lang siya. Masin natin. Ano yung upuan? Nasaan na ba yung upuan? Ayan. So, yung sa armrest na lang. Kuha tayo rito. Hold shift. Up. And then, copy. Alignment. Z-axis. And then, C position, and maximum and minimum. Yung height niya, siguro, nasa 20, 25. 125.
Duplicate natin. Copy na lang natin. Instance. Okay. So, next position. Minimum. Tapos ito, copy rin natin ulit. I-clone natin. Copy. Iwasan natin. Gawin natin siyang 5. X position. Minimum to minimum. Tapos, alignment. Z position. Minimum to maximum. Dahil medyo maikli siya, so nahahabaan natin siya. So, yun natin. Bawasan natin yung height. Doon natin 2.5. And then 6 or 8 natin. Tapos control V, instance, alignment, X position. Dahil naka-center siya rito, so dapat center siya rito. That's it. So nakikita nyo. Tapos pwede na natin. Ayan, yun siya. Yeah. So, simple lang. Simple lang naman siya. Hindi naman siya ganun ka-komplikado. Pero, actually, marami pang ano ito eh. Itong simple yung upuan lang ito. Simple yung upuan pa lang ito. Kaya ito, dagdagan natin ito para mas magandang 100 to 100. Tanggalin natin ang grid. Ang gagamitin natin dito yung pinaka-default render ng 3ds Max. Yung scan lang din. So, gamitin natin ang mental ray para hindi na masyado may harapan. Then, 80 by 600. Illumination. Gawin natin number 3. Tapos, dark bounce. Gawin natin 30. Ngayon, medyo komplikado na ito. Pero ito yung sa model. Yan na yung model. Simple lang. Pag gusto mo naman na medyo may ano ma, may depth pa, pwede natin lagyan natin siya na italagyan natin pag ng paa. Yung pala may paa. So, copy. 5. Tapos, control V. Instance. Doon siya center. Tapos ito, para lang pumunta na siya doon, hindi na tayo mahirapan, move na lang, irritate lang natin, 90 degrees, copy, para ma-center natin siya rito, dito tayo kukuha, center, then, dito tayo rito. Left view, F3. Align natin. Okay. That's it. Simple lang. Lagyan natin ng simple ano lang. Konting material lang. Assign to object, assign to selection. Para lang makita nyo lang. Kung gusto nyo lagyan natin ng RT yung armchair niya, ito naman yan. Ito tayo sa tab view. Siyempre, letter T.
F4. Now, gawin natin F3 natin para makita na wireframe. Tapos, punta tayo sa shapes, splines, and lines. Click natin dito. Ay, kita nyo na saan siya. Yan. Tapos, hold nyo yung shift pag gusto nyo diretso. Tapos, click nyo rito. Then, click dito. Click natin dito. So, gagawa tayo ng kakaibang armature. Ang armrest na. So, ito siya. Pumunta siya sa baba. Pero, lagyan natin siya ng exclude. Lagyan natin siya ng kapal. Punta tayo sa modify. Click this arrow. And then, extrude. Yung kapal niya, pwede natin sabihin ng 2.5. Tama yung segment. Okay. Cup. And dapat lagi nakaklik yan. Ako, depende sa situation. Pero ito, kasi dapat siya nakaklik para hindi siya hollow. Ayan ito. Tapos, control A. Click sa armchair. Siyempre, this is Z. Tapos, para lang mag-curve yun dito, click natin yung plus sign dito. Then, vertex. Pumunta tayo dito sa baba. And may kita kayong fillet dito. Yan, ito yung fillet. And then, top view tayo para. Tapos, zoom in. F3 para makita natin. Select natin ang vertex. Yan, nakita nyo na curve. Ito rin. Yan. Para naman hindi masakit kapag tinamaan sila rito. Tapos perspective. Siyempre, erase natin ito. So, that's it. Ayan ang simpleng upuan. Ano ba naiisip natin dito na idadagdag natin? Lagyan natin na caution. Duplicate natin to. F4 natin para makita natin ang mga splines. Duplicate natin to. Control V. Copy. Control A. Alt A. Click. Z and minimum para na sa ibabaw. Then, bawasan natin. Gawin natin 2. Kung makikita nyo, di ba, kailangan siya na curve siya. Ngayon, ang gagawin natin, para mag-curve siya, is right-click nyo yung mouse ninyo doon sa object, and then punta tayo sa convert to editable pole. Ngayon, click natin ang edge. Select the edge. Control na. Control. Select mo para pang umano mo sa control. And then, select the chamfer. Iba yun. Iba yun sana. Select nyo ito. Ito. Ito lang. Mapapansin nyo, meron siyang mga selections. Ang selections niya, ito yung select. Yun yung taas. Ito yung curve. Okay. And then connect. And then unselect mo. Now curve na siya. Yun. Kasi simple. Ano pa bang pwede natin dagdag? Siguro
texture. Yan natin. Ang lighting sa Manta Ray kasi usually ang ginagamit ko. Kasi secret ko ito eh. Pero sige, sabihin ko na. Ito tayo sa lights. Photometric. Standard tayo. Tapos skylight. Click Y, click W para sa movement axis. And then, lalagay ko siya sa 0, 0. Tapos, 900 yung sa height niya. So, nakikita nyo, nagtula siya sa taas. Set natin. Ayan. So, material tayo. Ito tayo rito. Dead standard. Actually, sa Manta Ray, simple lang. Architectural mo lang. And then, user-defined. Dahil wood siya, so, gamitin natin ng wood varnish. Para, tapos, dito sa diffuse map, click natin yung none. And bitmap, eh maghahanap tayo ng texture ng wood. Texture. Tapos wood. Sabihin natin ito, texture. Siyempre, hindi pa siya lalabas. Kunyari, pag ganito dito, painted ko siya rin dito. Select ko siya. Tapos, select ko ito. Select ko ito. Tapos, select ko itong assign material to selection. Papansin nyo, hindi kagad siya lumabas. Kasi hindi siya naka-show shaded materials. So, dapat yung select ko siya. Ayun na siya. Ang simple lang. Render nyo. Ito yung render nyo. Control F para makita nyo yung framing nyo. Ito yung click nyo yung zoom para masama. Tapos ito yung render. Ayan! Ayan ang simpleng. Medyo hindi ko pa nilagay doon sa part. So, yun na kagad yun. Yan, tapos na kagad yung render. That's it. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. Kung may mga tanong kayo, tanong nyo lang. Okay. Thank you. Until next time. Ciao.